Yo, what's up mga Haywires? So ngayon, product review muli tayo. So meron tayong binili na compression driver or tweeter na Broadway BCS450. So ito siya. Kunin muna natin yung kanyang... Kunin pala natin supportin yung kanyang magnet, yung kanyang technical parameters. Meron pa siyang cover talaga para safe yung kanyang diaphragm. So, unahin natin sukatin yung mismong driver. Kasi sa ibang tweeter o compression driver, minsan ang laki ng dinidictary na watts, di ba? Di ba, meron 800 watts, pero kung makikita mo yung mismong driver, napakalitik. Sana this pocket. Ang diameter ng kanyang magnet ay so yun 6 and 1/4 tapos yung kapal almost 3/4. Tapos ito yung kanyang specs. So, pure titanium yung diaphragm, 150 watts max, or 40 ohms yung magnet niya. So, tingin ko yung kanyang RMS power, more or less 200 watts. Tapos, 2.02 yung voice coil niya, 8 ohms. So, yung kanyang frequency response is 1 kHz to 20 kHz at 109 decibel. So, una nating subukan gamit ang ating capacitor na 1.5 microfarad. Subukan natin yung frequency response sa kanya. Common na ginagamit sa pang mobile, ang pinag-filter sa tweeter, 4.7 hanggang 6.8. So, yung 6.8, pang mid-range siya, pero pang pag sa mobile, yun sa kalimitan, ginalagay din namin 5 microfarad. Ina-assemble namin yung capacitor. Maganda kasi yung tunog kapag sa amin, ha, sa akin, mas maganda yung tunog kapag 5 microfarad yung ilalagay yung capacitors. Okay. Play tayo ng songs. Kaya sa hindi tayo makaka-copyright. Copyrighted yung pinapatagdag ko. Dito na tayo sa bass remix. Techno remix pala, sorry. So, lahat ng binibili kong product, nire-review na natin para may idea kayo kasi kalimitan, hindi na tayo makapunta sa Raon dahil sa sitwasyon natin na pandemic. So, makaramihan sa atin sa Shopee at Lazada na umasa. So, hindi natin makita yung mismong product. So, itong ginagawa natin ito para makatulog sa inyo. So, yung gamit natin pang power sa kanya ay 400 watts na EDA 8950 40H. Tapos filter natin, capacitor 1.5 niya. Medyo pasensya na sa ating background, maingay sa labas. Subukan natin yung may horn.
So, subukan natin yung capacitor na pang electric fan. At least ito, 2.5 microfarad. Medyo malakas-lakas naman. Kasi yung gantong mga 1.5 microfarad, nilalagay ko ito sa mga bullet tweeter. Maganda kasi ang tunog ng bullet tweeter, diba? Mababa yung ano, value ng capacitor. So, ba't kung nalas yung cone, eh, dapat capacitor lang yung ating lakad set. Next time, pag-usapan natin kung ano bang dapat natin gamitin sa tweeter kung capacitor yung pang electric fan or yung pang audio file. Ito kasi ginagamit ko talaga sa electric fan to. Ngayon lang tayo gagamit sa tweeter dahil wala akong mataas na value ng mic ng ano, capacitor. Kaya nagre-repair ako ng electric fan kaya meron ako niyan. Kaya meron tayong reserva pala niyan. So, mahina-mahina lang yung amplifier natin, ha? Wala tayo malakas sa amplifier ng pag-power. So, hindi pa ganun filter na filter yung sa ano natin, capacitor natin. Napapansin nyo, meron pa rin natinginig na bass. So, hindi rin talaga sapat yung capacitor lang. Maganda talaga, pinakamagandang setup, meron kayong amplifier na para sa tweeter para mapifilter ng husto. Subukan naman natin na capacitor ilalagay natin itong dalawa. So, bali magiging ano na to, 4 microfarad na. Kasi 1.5 and 2.5 is equal to 4 microfarad. Iluhin natin siya kung ilang kasi pala yung tumutunog dahil maluwag yung kaya kung patakalagay. So yung bigat pala niya is 2 kilo. So hindi pala bass yung nadidinig ko kanilang kwan. Ito pala sa terminal niya maluwag yung aking pagkakalagay. So yun mga ka-D-Wires, sana nagka-meron kayo ng idea sa ating ginawang product review sa PCS 450 ng Broadway.
So, mula nang maglabasan yung mga ganitong compression driver, ang Broadway. Ito na ginagamit ko ngayon, hindi na yung Crown. Dati Crown lagi eh. Tsaka yung isa, Daichi. Tsaka yung Mobile Tech. Mas nagusto ko kasi yung frequency response ng Broadway. Mas klaro siya. Lalo na magandang ilagay ito sa mga... ano tawag dun sa line array. Yun. Ganda. Yung VCS 300 yung malimit kong binibili. Nung active na active ako sa paggawa ng mga speaker enclosure, VCS 300 yung lagi kong binibili. Nilalagay sa mga full range. So, yun. Salamat sa pagtutok at sana... patuloy kayo tumutok sa akin YouTube channel. At sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin yung bell button para maging updated kayo sa akin mga binablog. So, salamat sa patuloy niyong pagtutok.